Ay bumayag ni Princess. Ayun, nagbago yung isip ni Jean. Paglalaban daw niya yung anak niya. Alam mo, nagkakamali si Jean kung sa tingin niya aatrasan natin siya. Ayaw sa atin ang anak natin? Anton, bakit ka pumayag? Dapat pinilit mo siya sumama sa'yo! Yes. Makukuha ulit natin yung anak natin. Gagawin kong lahat. Mabalik lang si Princess sa atin. Ha? Salamat po na hindi niyo po pinamigay, ah. Inuha ko lang yun kasi ayaw kita nakitang umiiyak. Babalik mo po ba rin si Tito Anton? Parang galit sa galit po kasi siya kanina, eh. Huwag mo na alahanin yun, Ning. Papay na ang bahala sa kanila. Parang may sinabi po siyang korte. Eh. Ano po yun? Ilalaban niya sa korte ang pagkuha sa'yo. Anak, ang korte magdedesisyon kung kanino ka mapupunta. Sasabihin ko po sa batas. Sa inyo ko lang po gusto. Ang importante sa batas ay kung ano makakabuti sa bata. Hayaan mo, papaliwanag namin ni Mamay sa kanila na sa amin ka pinakaligtas at pinakamasaya, di ba? Talaga, masaya na po ako dito. Dahil may mabait na po ang Mamay at Papay. May super loves po ang mga kapatid. Tsaka makukumbinsi sila ni Mamay. Kayang-kaya ni Mamay yun, di ba po? Super, kayang-kaya. B, bakit nakakunot yung noo mo? Huwag mo sabihin na ngayon ka pa nagdududa sa desisyon mo. I'm just reminding you, malakas ang laban natin. Hindi ako nagdududa, B. Dahil alam ko sa puso ko na tama ang desisyon ko yung paglaban ng pamilya natin. Kaalala ko para kay Ningning. Ayoko nang dagdagan pa ang hirap ng loob ng bata. Kung ano ito naman ang mangyayari sa labang ito, ayoko nang mahirapan pa ang mga anak natin. Wala naman siguro magulang na gustong masaktan ang anak nila. Pero naiintindihan ko rin si Anton kung bakit lumalaban sila. Kaya nga gusto kong protektahan si Ningning. Siya naman ang pinakamaapektuhan dito, eh. Siya at ang mga anak natin. Pwede nga lang ako na lang nasasaktan, eh. Tatanggapin ko. Para lang maprotektahan ko kayong pamilya ko. Siguro, ito ang dahilan kung bakit ako binigyan ng pangalawang pagkakataon. Para masiguro ko na hindi magkakawatak-watak ang pamilya natin. Wow! Wow! Papay, fiesta po ba? Walang fiesta. Gusto ko lang kumain tayo ng magkakasalo. Masarap bilang pamilya. Sana lagi po tayong ganito, Papay. Magala na, Ning. Sisigapan ni Papa yan. Oh, excuse me. Hello? Yes, Attorney Suntay. Mamaya? Okay. Okay, we'll be there. Great. Okay, see you. B. Ito si Attorney Suntay. Siya ang abogado ni Anton at Grace. And sabi niya, may meeting tayo mamaya. And they're hoping na ma-settle natin to outside of court. Bakit nga? May problema po ba? Hindi, wala, Lori. Teka na, mag-desa na tayo para makakain, ha? We are all here to discuss the custody case of Princess de la Rama, also known as Between Vittorio.
who is currently under the guardianship of Mr. Eugene Agustin. My clients would like to refrain from going to court, so it is their hope that an amicable agreement may be reached here today. Well, thank you for that. We wish for the same thing. Good. With that, ang proposal ni Mr. and Mrs. De La Rama ay mapunta sa kanila si Bituin Vittorio 30 days after finalization of said agreement. Pagkatapos, bibigyan si Mr. Agustin, his wife, his children ng visitation rights to Bituin Vittorio isang beses isang linggo. Kung gusto nilang ipasyal si Bituin Vittorio, ang kinakailangan lamang ay either kasama si Mr. Anton De La Rama or si Mrs. Grace De La Rama. Do you agree to my requests, attorney? Ano to, lokohan? Kami gagawin yung bisita sa buhay ng anak ko? Pasalamat kayo. Binigyan pa namin kayo na puwang sa buhay niya. You know, Attorney Suntay, this is not an agreement. This is a big joke. Walang settlement na magaganap niya. Ang ginagawa natin dito? Ito tayo sa korte. If you'll excuse us, see you in court. Ang ginagawa mo? Siyempre, pinaghahandaan ko yung kaso natin bukas. Di malakas ang laban natin. Alam ko naman yun, B. But you know that it's a totally different environment in court. Lumalabas ang mga tigre dahil ang mga abogado ipaglalaban ang kanilang mga kaso. Wala akong dapat ipangamba. Kasi ang asawa ko, babaeng dragon. Maswerte ko kasi, yung babaeng dragon na yun, kasama ko lumaban sa tabi ko. Diba? Mom, gabi na. Nasa labas ka pa. Pai. Di ba bukas na po yung umpisa ng kaso ni Ningning? Oo. Oh. Baka namin po, pwede po kami sumama. Huwag na mo, mas mabuting dito lang lang sa bahay. Pai, nandito lang po ako ah. Sabihin niyo lang po, kailangan niyo ng tulong. Pwede mo may tulong sa amin ngayon. Mantayin yung mga kapatid mo habang wala kami, ha? Kaya ba yung partner? Kayang-kayang-kaya, Papay. Basta, Pai, siguraduhin niyo po na hindi nila makakuha si Ningning sa atin. Hey. Tay, pwede niyo ba akong tulungan dito? Hindi ko alam kung anong bagay ng korbata dito sa mga damit ko, eh. Teka. Ba't ka ba magkukorbata? Sabi ko kasi ni Bianca, para daw mas mukha akong responsableng ama. Jim, wala sa itsura yan ang pagbibihis mo. Tingnan mo ako. Mami, Amerikana. Kala mo kung minsan nakaurbata. Kala mo napakatinong ama, matinuba akong ama. Ay. Hindi ba't ang laki ng pagkukulang ko? Tay, hindi na importante yung nakaraan. Mahalaga ngayon, nandito kayo. Gusto ko rin magpasalamat kasi nandito kayo ngayon. Mas kailangan ko kayo. Patawa na lang, ha? Tapat talaga sa lahat. Mukhang malaki ng paa. Ayan! Ayan! Baka mag-alala na rin. Hindi ka pababayaan nila papay doon. Siyempre din si Mami. Alam mo ba siya yung pinakamagaling na lawyer doon? Oo nga, kaya alam mo, Ning. Huwag ka nang kabahan, ha? Kaya sigurado ako, saglit lang yun. Tapos uuwi na kayo dito. Nga. Ning, ano ka na? Oh, tara na. Tara. We are here today for the petition of writ of habeas corpus in relation with the custody of Bituin Vittorio. The Honorable Judge Conchita Nimfras presiding. All rise. Yeah.
Maraming salamat sa pagpunta mo dito ngayon, bituin Vittorio. Pero kung maaari sana, iwanan mo muna kami para makapag-usap kaming mga matatanda. Ha? Okay po. Ming, halika, sama ka muna kay Lolo. Sige po. Okay po. Halika. We have here the birth certificate of one Princess de la Rama, daughter of Anton and Grace de la Rama, and the DNA results proving that the adoptive daughter of George and Lily Vittorio, under the guardianship of Mr. Eugene Agustin, whose real name is Bituin Vittorio, is one and the same as Princess de la Rama. Mabait ho na tatay si Jean sa mga anak niya. Nagpakatino siya magmula nung naging guardian siya ng mga bata. Sobra-sobra nga ho yung pagsisikap niya ng maghanap ng trabaho para maibigay niya yung pangangailangan ng mga bata. Mabait ho yan si Jean. Nasa trabaho kami nung nangyari yung undoy. Hindi kami nakauwi dahil sa baha. Pagkahupa ng tubig, nakita na namin na patay na yung nanay ng asawa ko. Ang daming patay. Lahat ng mga bangkay nila nakahalera dun sa lugar namin. Tapos, hinanap namin yung anak namin. Pero hindi namin siya makita. Sinasabi nilang lahat na napatay na raw yung anak namin. Pero hindi ako naniniwala. Kasi alam ko sa puso ko, nabuhay pa siya. Kaya hinanap namin siya. Pero hindi namin siya natagpuan. Namatay na nga yung biyanan ko. Nawalan pa kami ng anak. Nakita ko kung paano ibinango ni Jean ang sarili niya at ang mga batang yon. Mula sa isang payak na tahanan, nagawa niyang mailipat sila sa isang maayos, tahimik at ligtas na tirahan. At lahat ng yon ay ginawa ni Jean nang mag-isa lang siya. Sa sarili niyang sikap, sa sarili niyang sakripisyo. Mr. De La Rama, ano po ang trabaho niyo? Dati po ako nagtatrabaho sa isang hotel sa Dubai. At gaano katagal po kayong nagtrabaho doon? 4 taon din po. Sa ngayon, ano po ang trabaho niyo? Nagtayo po kami ng Grace ng catering business. So you're saying na may sarili kang negosyo, may sarili kayong bahay, at ang inyong adopted daughter ay pinapaaral niyo sa isang private school na ang tuition fee ay 120,000. Opo. Your Honor, this goes to prove that my client is more than capable of providing a very good life for Bituin Vittorio. Hindi kami magkasundo ni Jean dati, pero natili siyang mabuting tao sa akin kahit may mga problema kami. Kaya ako binigay ng atay ko sa kanya dahil mabuti siyang tao. Higit pa ron, nakita ko na mabuti siyang tao kay Ningning. Mahal na mahal niya si Ningning. Parang higit pa sa pagiging tatay ang pagtrato niya kay Ningning. Salamat sa pagpunta, Toy. Basta pagkailangan mo lang ng tulong, Jean. Nandito lang kami. Salamat din. Okay na yun. Malaking tulong na yung mga sinabi niyo. Sino naman kaya yung susunod na witness na nihintay nila? Dr. Ignacio, thank you for coming. Tutor natin yan, di ba? Dr. Ignacio, ano ang karamdaman ni Mr. Eugene Agustin that forced him to have a liver transplant? He had liver cirrhosis. At nagkaroon nga siya ng liver transplant, is that correct? Yes. But according to our checkups, maganda naman ang pagtanggap ng katawan niya dun sa transplant ng liver. That's good to know, Dr. Ignacio. But if I may request that you just simply answer my questions without giving us your unsolicited opinion. Thank you. Ngayon, Dr. Ignacio, masasabi niyo bang 100% healthy na si Jean at pwede nang maging guardian ni Ningning Vittorio? As of the moment, yes.
hindi na babalik ang kanyang sakit? Well, as long as mamomonitor si Jean at saka he lives a healthy lifestyle... All I'm asking, Dr. Ignacio, is that may guarantee ba na in 5 years, hindi babalik ang sakit ni Mr. Eugene Agustin? A simple yes or no would be enough. No. So, for the record, maaring bumalik ang karamdaman ni Mr. Eugene Agustin. Yes. No further questions, Your Honor. Sabi ko naman sa'yo, iba ang labanan sa korte. Kaya nga hindi ako susuko eh. Iba to na nila lahat ng gusto nila yung bato. Hindi ko bibitaw sa laban to, B. Yan ang papay ko! Gagawin ni papay at mamayang lahat para sa'yo, baby. Ika na? Hindi gusto mo kainin. Oh, ito na yung juice. Tingi naman akong ganito. Papay, mamay! Ay, papay! Ayan pala sila. Ling! Kamusta ba mga assignment nyo? Ay, okay na po. Kamusta po kayo ngayon? Wala tayong dapat ipag-alala. Ayoko nag-aalala kayo, kayang-kaya namin ni mamay nyo to, ha? Sabi ko na nga po ba eh. Kaya bilib na bilib ako sa inyo ni mamay eh. Pai, may! Gusto nyo po ba mag-merienda muna? Ay, tara po. Tama-tama. Tabi muna natin po. May? Yes? May tatanong lang po sana ako sa inyo. Ano yun? Yung totoo po, ano po talaga nangyari kanina sa korte? Nakalamang po ba talaga tayo? Actually, nakapunto sila kanina eh. Dahil napag-testify nila ang doktor ng papay ninyo tungkol sa liver cirrhosis niya at sa liver transplant. Ano lang po pwede natin gawin para makabawi po tayo? Bukas magbibigay ng statement ang papay ninyo. Let's hope na ma-convince niya yung judge para ibigay sa atin ang custody ni Ningning. May, gusto ko pong tumulong. Gusto ko rin pong magbigay ng statement. Bong, huwag ka nang makasali sa gulong to. Pai, gusto ko sabihin sa kanila kung paano kayo naging mabuting tatay sa amin lahat. Kung paano nyo kami ginabayan at pinalaki ng tama. Alam mo, mabuti bang gawin mo, bantayan mo mga kapatid mo pag wala kami dito, ha? Akala ko ba partner tayo? Bakit ayaw nyo na tumulong ako sa inyo ngayon? Dahil laban to na matatanda. Pero Pai, pahagad din po ako ng pamilya na pinaglaban nyo ni Mamay. Kaya sana naman, hayaan nyo po ako na tumulong sa inyo. Si Papay po ang nagturo sa amin ng kaputi ang asal. Siya po ang nagturo sa amin na huwag magsinungaling, na mag-aral ng mabuti para sa kinabukasan. At ang importante, ang halaga ng pamilya. Gagawin mo ang lahat para protektahan at alagaan ang pamilya mo. Ginawa niya po yun sa amin kahit di naman niya kami kadugo. Tinuring niya kami mga tunay na anak. Kahit natutusin, hindi naman niya kami kaano-ano. Kaya po para sa akin, wala pa rin katumbas ang binigay na pagmamahal sa amin ni Papay. Your Honor, I have no further questions at this point. Emo, nung nabubuhay pa ang tunay mong ama si Pedring, di ba't pinayagan ka ni Mr. Agustin, ni Jean, na sumama sa kanya? Opo. At si Dara, nung umuwi ang kuya niya at gusto siyang isama sa Singapore, di ba't pinayagan din siya ni Jean? Kahit masama ang loob niyang maghiwa-hiwalay kayo. Opo. Bakit ka pinayagan sumama sa ama mo at si Dara sa kuya niya? Objection, Your Honor. I'll rephrase the question, Your Honor. Pinayagan ka ni Mr. Agustin sumama sa tunay mong ama dahil alam niyang makabubuti ito sa iyo. Opo. Yun po yung sabi niya sa akin eh. Anong pinagkaiba nito sa sitwasyon ni Ningning Vittorio? Bakit kayong dalawa ni Dara pinayagan ni Jean sumama sa ama mo at sa kuya niya
At si Ningning Vittorio ay pinagdadamot niyang sumama sa tunay niyang magulang. Objection, Your Honor. Counsel is harassing the witness. Dahil ayaw po ni Ningning sa kanila. Malaki po yung tiwala at respeto sa amin ni Papay. Kung ano mo po yung gusto namin, basta hindi kami makakasakit na ibang tao, ibibigay niya. Gusto po namin sumama sa pamilya namin dahil mahal namin sila. Hindi naman po kilala ni Ningning si Sir Anton at si Ma'am Grace eh. Kaya ayaw po ni Ningning sa kanila. Please lang po. Gusto po sa amin ni Ningning. Kaya sana naman, huwag nyo na siyang kunin sa amin. Hindi mo desisyon yan, Emong. Attorney Suntay. Maraming salamat, Emong. Pwede ka nang bumaba. Ang mahalagang tanong sa lahat ng ito ay ang sakit niyo, Mr. Agustin. Ang doktor mo na mismo ang nagsabi, walang kasiguraduhan ang iyong kalusugan. Tony, marami na kaming pinagdaan ng problema bilang isang pamilya. At bawat pagsubok, no, nalagpasan namin. Kung titignan niyo ang estado ko sa buhay, pwede niyo sabihin hindi ko kayang bigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Hindi naman sinabi nila na una ko kinupkup ang mga bata. Nagsikap ako. Ginapang ko yun. Dahil yun ang ginagawa ng mga magulang, di ba? Isakripisyo ang lahat. Pikit matang kakalimutan ng sarili para sa mga taong minamahal niya. Yun ang ginawa ko noon. At yun ang gagawin ko habang nasa poder ko ang apat kong anak. Kahit sinang tanongin niyo, kayang-kayang-kaya ko bigyan ng maayos at masayang buhay ang mga anak ko. Grace, sabili lang. Anton, hindi ko na kaya eh. Grace naman, tibayan mo lang yung loob mo. Sabi ni attorney na sa pani pa rin daw natin yung batas. Pero kailangan ko na makasama yung anak natin eh. Kailangan ko nang kunin si Ningning eh. Grace, di ba ang sabi ni attorney? Ano ba? Natin... Hindi ko na kaya magantay, Anton. Grace. Bitawan mo ako. Gusto ko mapag-isa. Huwag mo ko susundan. Grace! Grace! Basta siya tumara ka niya. Tingin mo, nakabinsig kayong judge? Hindi ko alam, B. Pero ang alam ko ngayon, mas mahal pa kita. Dahil kitang-kita ko kung gaano mo talaga kamahal yung mga bata. I'm so proud of you. Grace, anong balak mong gawin? Kukunin ko yung anak ko. Grace. Natatakas ko siya. Ilalayo ko siya sa inyong lahat. Grace, krimen yung gagawin mo. Grace, pag ginawa mo yun, magkukulong ka. Pero kung titiisin mo yung ilang linggo, makakasama natin habang buhay si Ningning. Kinaya nga natin yung 5 taon yun, di ba? 3 linggo pa kaya? Morning! Morning! Morning, Papay. Totoo po ba, Papay? Sino natin malalaman ang decision ng judge? Hindi pa, baby. Kaya kailangan namin bumalik ni Mamay doon. Mong, alam mo na, ikaw mo nang bahala sa mga palit mo tsaka sa bahay. Opo, Pay. Pagbalik namin ni Mamay, mag-a-ice cream tayo. Ha? Hindi po ba kayo kinakabahan? Bakit naman kinakabahan? Binigay na namin lahat ng pwede namin sabihin sa kanila. Sigurado kami ni Mamay na dito ka mamamalagi sa pamilya natin. I love you, Papa and Mamay. Ito rin namin, anak. Hindi
Love you. Bye. 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 Yes? Pinapakasa ko lang ba si Ningning? Pwede lang ba para kabahan ako? Saan kaya sila, Papay? Ano kaya nangyari sa kanila? Nag-aalala ka ba? Malamang ate. Bakit ikaw ba hindi? Ako hindi. Kasi sabi ni Papay, panalo tayo. Kaya naniniwala talaga ako na panalo tayo. All rise for Judge Conchita Nifras. Komplikado ang sitwasyon ng kasong ito. Hindi lang para sa mga magulang, kung hindi higit pa para sa bata. Kailangan pa ng masusing pag-uusig sa legalidad ng pagkakaampon kay Between Vittorio at sa kakayahan ni Eugene Agustin na magampanan ang lahat ng tungkulin bilang mabuting magulang sa bata. Hanggat hindi ito napapatunayan sa hukumang ito, pansamantalang ipinagkakaloob ang legal na pangangalaga kay Between Vittorio. Kina Anton at Grace de la Rama. Mm-hmm.